Welcome back sa ating video, mga kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang storya at kung sino nga ba ang legendary na si Mama Sita at kung paano nga ba siya nagtagumpay. Pero bago muna tayong magsimula at kung bago ka pa lang sa channel ko, ay baka pwede namang makahingi ng subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, pakilike mo na din ang ating video. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ng mga produktong ito na talaga namang tumutulong upang mag-level up at mapasarap ang ating mga pagkain sa araw-araw? Gaya ng sa simpleng sauce na ito na kapag minarinade mo lang ang karne ay boom! Automatic nang mapapasarap ang ating simpleng barbecue. Pero sa likod nga ng mga pampalasa at produkto na ito ay sino nga ba ang legendary na si Mama Sita? Si Teresita Reyes o mas kilala bilang Mama Sita ay ipinanganak sa Maynila noong May 11, 1917 at siya nga ang panganay na anak nila Doña Ingracia Reyes na isang chef at ang kanyang ama naman ay si Alex Reyes. Siya nga ay lumaki sa lugar ng Divisoria at Nabotas at siya nga ang kinikilalang mother of Filipino cooking at nasa dugo na nga talaga ng pamilya nila ang pagiging magaling pagdating sa pagluluto. At sa katunayan nga, ang mga magulang ni Mama Sita ang founder at nagpatakbo ng Aristocrat Restaurant na mas kinikilala ngayon dahil sa masarap nilang chicken barbecue at Java rice combo. Kaya nga ang family business din nila na ito ang isa sa naging dahilan para ma-expose si Mama Sita sa ganitong larangan at para mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman at passion sa pagluluto. Noong bata pa lang si Mama Sita ay nagtatravel na siya sa malalayong lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa upang tumikim ng iba't ibang mga pagkain. At kasabay na nga nito ang paghahanap at pagbili niya ng mga special ingredients na ginagamit din niya sa kanyang pagluluto. At madalas nga din siyang naglilibot sa kahabaan ng Divisoria at Nepacue Market upang bumili ng mga pagkain at iba pang mga kailangan niya sa pagluluto. At dito ay namimili nga siya ng maramihan para makakuha siya ng mas magandang discount. At kung hindi nyo na itatanong, ay nakilala din si Mama Sita dahil sa pagiging wais at galing niya sa pagtawad kapag siya ay namimili. Kaya bago pa siya makilala bilang Mama Sita, ay kilalang kilala na siya sa Divisoria at iba pang mga pamilihan. At hindi pa man din nagsisimula ang kanyang mga produkto, ay layunin na nga niyang ma-level up at makilala sa iba't ibang bansa ang mga kakaibang flavor at panlasa ng mga lutuing Pilipino. At sa tuwing bumibisita naman ng mga kaibigan at mga kamag-anak nila Mama Sita, ay lagi niyang pinaghahanda ng masasarap na putahe ang mga ito. Kaya nga willing-willing sila sa mga pagkaing hinahanda sa kanila ni Mama Sita. Pero noong mga panahon ng 1980, ay karamihan sa mga ingredients na ginagamit ni Mama Sita sa pagluluto ay galing pa sa iba't ibang bansa or kung hindi man ay mula pa sa malalayong lugar sa Pilipinas. At ang iba pa nga sa mga ingredients na ito ay pahirapan pang hanapin. At noong time din na yon ay nahihilig ang mga anak niya sa mga process at instant food gaya ng mga hotdog at noodles na alam naman nating hindi maganda sa kalusugan lalo't napapadalas ang pagkain nito. Kaya dito ay napaisip na din siya ng long-term solution kung paano niya matutugunan ang kakulangan ng mga ingredients sa pagluluto at para maiwasan na din ng mga anak niya ang madalas na pagkain ng mga processed food. At gamit nga ang kanyang cooking diaries at pagiging eksperto sa pagluluto ay dito na nga siya nakagawa ng sarili niyang formula ng sinigang paste or mas kilala ngayon bilang sinigang mix na nagmula sa pinaghalong sampalok at gabi. At gamit nga ang sinigang paste na ito, ay nakapagluto nga siya ng masarap at classic na sinigang na talaga namang nagustuhan ng mga nakatikim. Kaya dito ay nagsimula na nga siyang ilagay sa bote ang mga sinigang paste na ito para ibigay sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. At dahil nga naging successful ang experiment ni Mama Sita, ay dito na nga siya nagsimulang mag-focus sa paggawa at pag-develop ng mga ready-to-use mix ingredients para ibenta sa mga tao gaya ng kare-kare mix, barbecue sauce at ang kanilang famous Mama Sita's oyster sauce
na madalas din nating ginagamit sa ating mga lutuin. At dahil nga sa mga produkto na ito, ay mas nabibigyan ng buhay at masarap na lasa ang ating mga pagkain. Kaya labis na tinangkilik ng mga Pilipino ito. Kaya tuluyang nagtagumpay at namayagpag ang mga pampalasang gawa ng mamasitas na tumulong din para makilala sa iba't ibang bansa ang mga lutuin at mga pagkaing Pinoy. At noong namaalam na nga si Mamasita, ay ang anak na niyang si Clara at ang pamilya nito ang nagtuloy ng business kung saan ay mas in-improve nga nila ang mga products at nagsimula na din silang i-export ang mga ito sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika, Canada, Japan, Middle East at mga European countries. At dito ay laking gulat nga nila dahil labis na tinangkilik ng iba't ibang lahi ang kanilang mga produkto, especially na nga yung kanilang sinigang mix na talagang bumida din sa Middle East dahil nga sa classic na lasa nito. At bukod pa nga dun, ay halal certified ang mga produktong Mamasita sa Middle East dahil nga sa pang world class ang preparation at standards ng mga produktong ito. At bilang pagkilala na nga din sa ambag ni Mamasita sa Philippine cuisine at dahil na din sa pagpapakilala niya sa mga lutuing Pinoy maging sa ibang bansa, ay nag-launch ang Philippine Postal Corp ng 5-year series ng postage stamp bilang pag-alaala sa ating tinaguri ang mother o Filipino cooking. At bukod pa nga dun, ay gumawa din ng Philippine government ng 2 cookbook para sa ating legendary na si Mamasita. At ito nga ang aklat na Mamasita's Cookbook 1996 at Mamasita's Homestyle Recipes 2010. At dahil nga din sa modernong panahon ngayon, ay mas madali na tayong natuto sa pagluluto. Dahil konting search lang sa YouTube, ay biglang boom, ay makikita mo na dito ang sandamakmak na tutorial at step-by-step procedure ng bawat putahe. At samahan mo pa ng mga ready mix na pampalasa at sauce ng Mamasitas, ay talaga nga namang makakapagluto ka ng masarap na putahe. Unlike noong mga unang panahon na kailangan mo pang magbasa at kabisaduhin ang mga step na nakasulat sa libro or kailangan mo pang magpaturo ng aktwal para lang matuto magluto. Kaya aminado nga din ako na isa ako sa mga natutong magluto gamit lamang ang tulong ng mahiwagang YouTube. Ang Mamasita's Oyster Sauce, 6-6 sa tamang tamis alat, walang tansyahan. Now, 6 pesos na lang. Oy, sarap na! Oy, sarsapa! At dito na magtatapos ang ating kwento. At uulitin ko lang na huwag ka nang mahiyang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, pakilike mo na din ang ating video. Maraming salamat mga kaibigan!